Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher John. Handa na ba kayo sa ating aralin? Mga bata, saang lugar nag-aaral ng isang mag-aaral? Sa paaralan po, Teacher. Tama. Ang paaralan ay ang lugar kung saan nag-aaral ang isang mag-aaral. Dito, natututo ang isang bata na bumasa at sumulat. Mga lugar sa paaralan. Isa-isahin natin ang mga lugar sa paaralan. Silid aralan. Ito ay ang lugar kung saan ang mga mag-aaral ay natututo. Dito sila natututong sumulat at bumasa sa tulong ng kanilang guro. Silid aklatan. Ito naman ang lugar kung saan tayo nagbabasa ng aklat o libro. Maaari din tayong umiram ng libro sa silid aklatan. Kantina. Sa oras ng recess, ito ang pinupuntahan ng mga mag-aaral upang bumili ng pagkain. Palaruan o playground. Ito naman ang lugar kung saan naglalaro ang mga bata. Klinika. Ito naman ang lugar kung saan ginagamot ang isang mag-aaral kapag nasugatan o masama ang pakiramdam. Dito sila pumupunta upang gamutin. Tanggapan ng punong guro o principal's office. Ito naman ang opisina ng ating punong guro. Ano-ano nga ulit ang mga lugar sa paaralan? Silid aralan, silid aklatan, palaruan, kantina, tanggapan ng punong guro, at klinika. Sa loob ng paaralan at silid aralan ay marami tayong mga kagamitan na makikita. Ating alamin ang ilan sa mga kagamitan na makikita sa loob ng paaralan. Mga bata, tingnan natin ang larawan ng isang silid aralan. Ano-ano ang mga bagay na inyong nakikita? Mayroong pisara, orasan, lamesa, at upuan. At meron ding mesa ng guro at libro. Iyan ang ilan sa mga bagay na nakikita natin sa silid aralan. Isa-isahin natin ang mga bagay na makikita sa loob ng silid aralan. Pisara, upuan at lamesa, lapis, papel, notebook at ballpen, pantasa, at pambura. Mesa ng guro, kabinet, at mga aklat. Meron ding orasan. Ganon din ang matawat. Meron ding krayola at gunting. Yan ang mga ilan sa makikita natin sa loob ng silid aralan. Mga bata, ang paaralan ay bahagi ng ating komunidad. Mayroong paaralan upang lahat ng mga bata sa ating komunidad ay matuto. Ano-ano ang mga makikita natin sa isang komunidad? Makikita natin sa komunidad ang mga tao o pamilya. Meron ding mga bahay o tahanan. At meron ding mga sasakyan. Yan ang ilan sa mga bagay na makikita natin sa ating komunidad. Bukod sa mga ito, ano pa ba
na nakikita ninyo sa ating komunidad. Sa ating komunidad ay makikita natin ang mga lugar tulad ng paaralan kung saan nag-aaral ang mga bata. Simbahan, kung saan naman nagsisimba ang mga pamilya. Makikita rin natin ang himpilan ng pulisya. Sa komunidad ay mayroon ding ospital o health center. Dito ginagamot ang mga may sakit. Sa isang komunidad ay mayroong palengke o tindahan kung saan naman namimili ang bawat pamilya. Meron ding pasyalan kung saan namamasyal ang bawat pamilya. Yan ang ilan sa mga lugar na makikita natin sa isang komunidad. Para sa ating gawain, gagawa tayo ng My Community Portrait. Kailangan nating gamit ay makukulay na papel, gunting, at pandikit. Sa tulong ng inyong mga magulang, magpagupit ng iba't ibang hugis sa makukulay na papel at bumuo ng larawan ng inyong komunidad. Mga bata, para sa ating ikalawang aralin, ating bilangin ang mga bagay na nakikita natin sa ating silid-aralan. Pangkat ng mga gunting, ating bilangin. 1, 2, 3, 4. Apat ang bilang ng mga gunting. Tingnan natin ang ikalawang pangkat. Sa tingin niyo mga bata, aling pangkat kaya ang mas marami? Yung una o ikalawa? Tingnan natin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Apat din ang bilang ng ikalawang pangkat. 4 na mga gunting. Pangkat ng mga lapis. Bilangin natin ang unang pangkat. 1, 2, 3. 3 ang bilang ng unang pangkat ng mga lapis. Tingnan natin kung alin ang mas marami. Ang unang pangkat o ikalawang pangkat. Bilangin natin. 1, 2, 3. 3 ang bilang ng mga lapis. Ang unang pangkat ay may 3 bilang ng lapis. Ganun din ang pangalawang pangkat. Pareho ang bilang ng 2 pangkat. Tandaan, sa pagbibilang, anuman ang posisyon ng mga pangkat na ating binibilang, mayroong mga pangkat na sa tingin ninyo ay mas marami. Ang pinakamainam ay bilangin natin isa-isa ang lahat ng ating nakikita upang malaman ang saktong bilang ng mga pangkat. Magbago man ang posisyon ng mga bagay na ating binibilang, laging tatandaan na bilangin natin ng mabuti ang 2 pangkat upang malaman natin na mayroon itong parehong bilang. Para sa ating mga gawain, gawain 1, ilayan ang mga bagay na makikita sa paaralan. Gawain 2, bilugan ang mga bagay na makikita sa silid-aralan. Gawain 3, lagyan ng check ang mga lugar na makikita sa pamayanan at X naman ang hindi. Gawain 4,
Pagdugtungin ang mga larawan sa tamang pangalan ito. Gawain 5. Iguhit sa kahon ang mga bagay o lugar na makikita sa pamayanan. Gawain 6. Bilangin ang mga bagay at isulat sa kahon ang tamang sagot. Gawain 7. Pagdugtungin ang mga larawan sa tamang bilang ito. Paalam mga bata, hanggang sa muli!